Yung ginagawa lang statement is under oath. Pag under oath kasi, pag nagloko ka dyan o nagsinungaling ka, you can be liable of perjury. Under the new perjury rules or the new law on perjury, hindi lang siya simple offense. Ang penalty ng perjury is up to 10 years imprisonment per pangluloko. Oh, so, ibig sabihin, kung tatlo yung panlulokong ginagawa mo sa statement mo, example, first paragraph, nagsisinungaling ka. Second paragraph, nagsisinungaling ka. Third paragraph, nagsisinungaling ka. So, 30 years. Mentian. Eh, ang dami kasi every act, 10 years. Mabigat pala ito. Wawa pala. Sana nakikinig sila ang ngayon, attorney. Ilang paragraph yun. Nabasa natin ka, Eric. Yari. Attorney, yung binabanggit ilang paragraph yun? Ka, Franco. Ilang paragraph yun? Ang mga 7 paragraph. At attorney. 7 paragraph. Tapos yung 7 paragraph, lahat magsisinungaling. So, 70 years. Kasi binaliktad nila na sila daw ay pinili. Per paragraph. Per paragraph pa lang. Na-orient ba sila nung mga panahon? At attorney. Eh kasi ito bago lang aming tinalakay kanina lamang patungkol sa nangyaring pamamaslang di umano na naglabas ng statement ang isang obispo na kailangan daw ng suporta mula sa human rights at patungkol sa nangyaring paimbestigahan, Commission on Human Rights, patungkol sa inilabas na statement ng hindi kilala NPA commander. Mm-hmm. Pero walang tao, nagamit lang ng alias. O, na-massacre daw ang nangyari. So, inilabas ito ng Rappler. Mm-hmm. Ang paglabas, kaso lang, ang nangyari dito, attorney, copy-paste. Hindi parang kinapi ang statement mismo mula sa CPP. Tapos, wala man lang side ng government. Walang kahit ano. Anong masasabi nyo dito sa kanilang ethics pating patungkol sa journalism, attorney? Yes. In the ethics of journalism, kailangan both side, kailangan pakinggan bago ang reporting. Claro. Hindi naman pwede na you are a journalist but you are acting as a spokesman of the rebels. Yan. Diba? May ibang mga journalist dyan, mga media-mediahan dyan, pero ang ginagawa, naging spokesman sila ng mga rebelde. Hindi ganun. Ethics of media or real journalism is pakinggan ang both side ng story bago nila, bago ang reporting, bago makonsume ng ating taong bayan ang kanilang report. Agree. Yan. Ayun ang maganda. At least nabigyan na linaw natin mga kababayan mula sa ating butihing attorney. Okay. Thank you, Brother Franco. Let's take it ang interaction, Attorney Mark, kay Miss Ina Mortel. Kuya Mark, itong dahil sinisentrohan natin nung usaping rebellion at gusto ko rin pong puntahan natin ang sektor po ng mga kabataan dahil majority po talaga ay nanggagaling no, dito sa ating mga kabataang Pilipino na mag-armas. At pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin ano ba ang pananagutan? Meron po bang mga exception? Kasi isa sila sa lagi nagamit bilang mga kadre, nasa urban sila, pero nagtitake doon sila ng arms. At sa iba't ibang bahagi po sa countryside, yan po ang ginagawa. Ano po ba ang sinasabi ng ating batas? Ang sa rebellion kasi, this is a capital offense yan ang rebellion, ha? May isa non-bailable offense, lalo na sa mga leaders ng mga rebellion. Kasi in rebellion kasi, if you are a leader, ang penalty dyan is reclusion perpetua, non-bailable. But kung sumunod ka lang sa mga leaders niyo, reclusion temporal ang penalty, up to 20 years imprisonment. But if you are, for example, minor ka, ginagamit ka lang, yes, minor, under the juvenile justice system, actually, walang kulong. That's why minsan, naabuso din yung batas na yan. Kasi ang batas pat ng juvenile justice system law, yung I think ang nagpasa dyan, si dating Senator Pangilinan, ang purpose talaga dyan is, ang batas kasi dapat hindi lang siya retroactive, yung tinatawag na lex talionis na an eye for an eye or a tooth for a tooth. Hindi lang dapat ganun ang batas na para matakot ang tao sa batas. Kailangan ang batas is also designed for rehabilitation. And man, as a general rule, they are good. But because na-expose sila sa environment na masama, that's why naging masama yung iba dyan. That's why baka pwede pang mabago. So yun ang purpose ng juvenile justice, to protect sa mga kabataan. Baka nagkamali lang sila, nung bata pa sila, and magbago sila. But unfortunately, yung batas na yan, hindi doon napasok. Kung hindi, nagamit sa mga criminals. Like for example, sa drugs, nagamit ang mga kabataan. Bata. Sa mga rebelde, mga NPA, mga terrorism dyan, mga inagamit ang mga kabataan. I think this time, it's proper na i-review yung batas na yan kasi ginagamit yung batas na yan to commit further crime. So instead na to protect sa mga kabataan, hindi. Ginagamit yung batas na yan para magamit ang mga kabataan to commit
another crime like murder, like drugs, like rebellion. Claro. Yan. At hingin ko na rin po yung inyong insight dito, attorney, no, sa nangyaring pagrecant o pagbawi ng ng testimonya na meron silang affidavit itong dalawang nagpakilala aktivista, pero talaga inamin din po nila na sila ay bahagi po ng CPP-NPA-NDF. Pero during the press con po ng NTF-LCAC, biglang nag-iba at sinabing sila ay tinakot at kaya sila nagsabi ng ganung salaysay. At dinukot na sila. Dinukot na po sila ng militar. Ano po ang magiging, anong legal po na action, no, ang nakikita nyo dapat gawin natin pamahal? Perjury po ang unang sinabi. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Yung ginagawa nila, for example, may affidavit na ginagawa. Don't forget, under the principle of yung tinatawag na custodial investigation right, nandiyan yan po sa ating salikang batas yan. Any statement na ginagawa ng mga akusado while nasa custody sila ng mga kapulisan or military, maging admissible as evidence basta kasama, may kasama silang abogado. And I presume may kasama silang abogado na I think Paolo lawyer yung kasama nila. That's why it's admissible as evidence. Hindi siya matatawag na fruit of a poisonous tree kasi nung na doon sila sa custody ng mga sa military, may kasama silang abogado. So any statement given by them are admissible as evidence. Correct. And second, yung ginagawa lang statement is under oath. Pag under oath kasi, pag nagloko ka dyan o nagsinungaling ka, you can be liable of perjury. Under the new rules or the new law on perjury, hindi lang siya simple offense. Ang penalty ng perjury is up to 10 years imprisonment per pangluloko. So, ibig sabihin, kung tatlo yung panluloko ang ginagawa mo sa statement mo, example, first paragraph, nagsisinungaling ka. Second paragraph, nagsisinungaling ka. Third paragraph, nagsisinungaling ka. So, 30 years. Yeah. Eh, ang dami kasi every act, 10 years. Mabigat pala ito. Kuwawa pala yun. Sana nakikinig sila ngayon, attorney. Ilang paragraph yun. Nabasa natin ka, Eric. Yari. Attorney, yung binabanggit ilang paragraph yun? Ka-Franco. Ilang paragraph yun? Ang pitong paragraph. At attorney. Pitong paragraph. Tapos yung pitong paragraph, lahat magsisinungaling. So 70 years. Kasi binaliktad nila na sila daw ay pinili. Per paragraph. Per paragraph pa lang. Sila nung mga panahon. At attorney, mayroon itong ganong precedence ang ginawa ng CPP. Kay Alex Pakalda. Nag-execute siya ng affidavit of surrender. Kasama din yung magulang. Subalit after a week yata, ginapang ng karapatan. Ako na magbe-mention. Grupo ito, apiensador ng NPA ito. At binuo ng CPP para sa ganitong operation. Nag-recant siya, binawi niya. And to make the story short, pinailan siya ng kaso. Yeah. Doon sa mga na-recover na ebidensya kanya, mga granada, mga M203 bullets, at iba pa, na-convict siya. Reclusion perpetua. Dahil sa maniobra ng grupo ng National Union o Patakas Lawyers at Karapatan, same group na ngayon ay kumakanlong dito sa grupong ito, attorney, without referring yung comment mo sa kanila. So itong kaso pala na pagbabaliktad at pag-induce na bumaliktad at magsinungaling, mabigat pala ito, attorney, ang perjury, lalo na kapag ginawa mo willfully against the government. Tama po ba? Basta yung perjury kasi, alam mo na nagsisinungaling ka, tapos ginagawa mo pa rin. Yun. Kailangan alam mo nagsisinungaling ka. For example, gumagawa ka ng affidavit na yan. So, there's a presumption of regularity of that affidavit. There's a presumption of its authenticity and due execution. So, tapos, tag ka. So, ibig sabihin, yung credibility mo nawala na as a witness. Kasi, pula ka. Ngayon, naging puti na. So, number one, pag iba namang sinasabi mo, wala ka ng credibility as a witness, wala nang maniwala sa'yo. Kasi in the very first place, yung credibility mo nawala na kasi paiba-iba yung sinasabi mo. Second, under oath. If you're under oath, ibig sabihin, you can be liable of perjury every pagsisinungaling na ginagawa mo. So in this case, kung maraming pagsisinungaling ka, 30 years ka magkukulong o 40 years ka magkukulong kasi daming pagsisinungaling ginagawa mo. So posible, hindi lang kasi yung statement lang kasi affidavit na yung ginagawa. Hindi simple affidavit yan. That is an under oath affidavit. Pag under oath kasi, ang ibig sabihin doon, hindi yan simple letter or private letter. That is already considered as a public document. Attorney. Pag public document na kasi, yun ang problema. Claro. Attorney, kunya, nakikinig sila, tapos natakot sila lalo. Sabihin nila, ay, totoo talaga na sa affidavit namin. Yun naman yung sinumpaan namin. Ito nangyari sa press con. Binaliktad lang namin kasi nga natakot kami. Doon yung mga kasama ng mga NPA. Pwede po ba yun? Ano pong mananaig doon? Ano pong option? Kailangan magpaliwanag sila.
sa ginagawa nila. But sa paiba-iba yung statement, parang mm-hmm. isang witness ng mga kaso, na yung mga hawak ko mga kaso. Pag ang witness kasi paiba-iba opo. Na sinasabi, hindi naman niniwala ang court sa'yo. Wala, wala naman niniwala. Kasi in the very first place, aside sa nagsisinungaling ka, ang credibility mo nawala na. Because to be a witness, you must be credible of your statement para maniwala ang court sa'yo na matatawag ka na isang ebidensya o ba case. Kasi kung paiba-iba yung sinasabi mo, sinong maniwala sa'yo? Wala nang maniwala sa'yo. And in the very first place, wala lang value ang testimony mo in the very first place. Paiba-iba kasi ang sinasabi mo. Mananagot at mananagot pa rin ba sila, attorney? Yun nga kung halimbawa, balik ta rin nila ulit. Perjury pa rin. Basta, depende na sa government natin kung idemanda sila. Okay. May demanda sila, claro. Tuloy yung pagdemanda sa kanila. Kaya pala mm-hmm. ka, Eric, isang walang period lahat ng dire-direcho. Walang period. So parang nap lang yun. Isa lang pala yun. Pero, attorney, kami pa nagpapasalamat. Yes. Pero, meron po tayong pahabol na question dito, attorney, kung okay sige, lang po. Final interaction ito, namin. Final lang, pagbigyan naman po natin mula sa ating mga viewers. Ito, mula Laguna Vibe. Ay, si Laguna Vibes. Paano po yung nanawagan ng People Power citing to rebellion yun? Yung nanawagan ng kudeta. Go ahead, attorney. Oo. Iba yung kudeta, iba yung rebellion. Okay. Ang rebellion kasi, to overthrow the government, gagawa sila ng bagong gobyerno, new government na sila ang hahawak. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang kudeta is, ang purpose dyan is to destabilize the existing government. Oo. Klaro. Then ang maging respondent kasi ng kudeta, kailangan member of the military force, police force, or any person holding government office or employment. Ayun. With or without civilian support. Ang ganda, ang galing ng paliwanag na ito. Thank you. Daming komento dito, attorney. Magaling, attorney. Dalhin daw po magpaliwanag.